Sorry Yellow? Question mark. This is the season of the Yellow Revolution, as it has been dubbed. And for those who do not know the origins of this Yellow theme, it comes from a song in America that was a popular hit during the time that Senator Ninoy Aquino was coming home from the United States. Tie a Yellow Ribbon, about a former inmate from prison going home and the family tying yellow ribbons around the trees around their home. And so this became the theme of the return of Ninoy under the name of Marcial Bonifacio. It has often been heard and read that those who are who forget or do not learn from history are doomed to repeat the errors and the failures. And we hope in this episode we will be able to share some lessons from history about the 25 years of the Yellow Revolution, if it is indeed a revolution. And to help us go back through time and review the events of the past 25 years and even farther back are two of the veterans, both of the anti-Marcos movement and the Yellow movement. And our first guest is none other than Charito Planas, who has had a very exciting life. Once an exile in the United States, and she escaped from the Philippines, from the Marcos regime at that time, and she'll tell us about it, although she has a book about it, Escape, entitled Escape. So we'll introduce Charito Planas, and of course our second guest, who will help us go through another part of our history, and this is his latest article on the EDSA 1 event, Accident, Conspiracy, or Miracle. This is part one. He has a part two coming up. And when I asked him if it is indeed an accident, conspiracy, or miracle, he doesn't know yet what he will write in part two. Okay, we'll talk about all these. Let's begin with seniority first and the extent of experience. Former Vice Mayor of Quezon City and former activist. I remember when we were in college with Lingo Alquasi, we used to hold seminars at one of the homes of Ms. Planas in New Manila. I think that was, what street again? In 12th Street. 12th Street, okay. New Manila. Charito, you've had an exciting life. How did you escape from the clutches of the Marcos regime? Well, first of all, the reason I escaped is because, as you said, I have an exciting life. Mm-hmm. I've been hunted, wanted, imprisoned. Mm-hmm. How long were you imprisoned by Marcos? Well, it was like this, you know, when martial law was declared. But before martial law, we were meeting with activists mm-hmm. and my home ang tawag ay pugad mm-hmm. ng mga aktivista. But that was hindi yung pugad na nasa bundok, kundi magandang pugad. Bahay yun. Ha? Yeah, it is a 2,000 square meter with swimming pool, with sauna, and it is an unusual architect. Mm-hmm. The only one of its kind. Mm-hmm. Walang windows yun, merong ano. Ngayon, kasi nung namatay ang kapatid ko, is akong... Yung kapatid niyo, si Carmen Planas. Who was a councilor of Quezon City? Yeah. No, of Manila. Of Manila, kasi okay. Kasi si Carmen Planas po, isang estudyante sa pamantasan ng Pilipinas, na nung si Wenceslao Binsons po nagkakaroon ng convention, and nominate niya si Carmen Planas na kumandidato ng pakakonsehal sa Maynila. Ang ating women's suffrage was granted in 1935. Mm-hmm. And so in 1937, when she was nominated by Wenceslao Q. Binsons, siya ang nakauna-unahang babae sa buong Pilipinas na nahalal. Okay. At alam mo, may istorya dyan eh. Nung ninominate ang mga kandidato, mm-hmm. Ang ano nun, si Kaiko at saka si Makapagal ang ninominate. Mm-hmm. Sabi nila, yung Kaiko mas maiksi mm-hmm. isa Makapagal. Mm-hmm. Kaya nanalo yung Kaiko kay Makapagal. Mm-hmm. Pero
ang nanalo lang doon sa lineup ng Young Philippines ay si Carmen Planes. Okay, yung Young Philippines, that is a significant group that had highlighted Vinson's. Vinson's as the founder. Mm-hmm. And Vinson's had a vision there. Yan ba yung Young... Pan-Asia, Pan-Pacific. You know, he could have been president if he was not killed. Then there was a Vinson's guerrilla. Uh-huh. Yung Young Turks, iba naman yan. Ah, iba yan. Iba yan. Ano na yan sa mga liberal na yan. Ah, okay. Pero yung okay. kay Vinson's, intellectual. Mm-hmm. Okay. At yun nga yung idea niya na Pan-Pacific, mm-hmm. yung Pan-Asia. Mm-hmm. And parang yung sa Japanese noon, Greater East Asia. Prosperity Sphere. Sphere. Uh-huh. So he had a vision about Asia coming together. But even before that, kasi it was before the Japanese occupation. So paano kayo naging one of the, identified as an anti-Marcos? Was it because of your left identification with the left dahil sa University of the Philippines, yung Ateneo, and then that rubbed off on you? Ganito yun eh. I was influenced by... Kasi noon ang mga estudyante, ang kanilang problema. Sino ba date natin sa sa sorority ball or sa fraternity ball? Mm-hmm. Tapos biglang nagkaroon ng enlightenment ang mga kabataan na nainggit ako sa kanila, nalalaman nila kung paano ang kasaysayan, ang tunay na kasaysayan ng ating bayan. Mm-hmm. Na ang dami kasi sa atin, pro-American, pero hindi nila nalalaman na bawat sumasakop ng bayan, hindi sumapunta sa ibang bayan dahil mahal nila yun. Hindi. Mm-hmm. Yung kung paano yung kanilang makukuha doon sa bayan na yun, na ikaunlad ng kanilang bayan na sumasakop. Mm-hmm. So, sino sa mga estudyante noon na kasama mo ang naka-impluensya sa inyo? Si Joe Masison ba? O? Wala. Hindi ko kilala si Joe Masison. Kami basta sa UP, bigla nang nagbabasa na ang mga estudyante. Mm-hmm. Hindi naman lahat, ano, talagang iniugatan. So, bakit may poverty sa ating bayan? Yung ismo na pasismo, imperialismo. Si Marcos, nakalaban niya at kinulong niya yung mga nakalaban niya sa, halimbawa, yung iba may private army, yung iba talagang sa kaliwa, sila Joma Season. Kayo naman ho, particular ba sa inyong aktivismo o sa politika? Because you were also in politics already at the time. Hindi pa. Kasi Citizens League for Good Government, pagkatapos nun eh, yung mga organizations na mga lawyers group, mga ganito, eh, ang nangyari na kaya ako napakulong ganito. I was the first secretary, treasurer of the National Integrated Bar of the Philippines. All lawyers have to be member of the Integrated Bar of the Philippines. So I should call you attorney. People don't call you attorney anymore. So, vice ang tawag sa'yo, vice mayor. Eh, ang ano namin nun, there is a board of governors na elected by the lawyers. Ang head nun, si JBL Reyes. Ngayon, there was an incident na itong si kasi si Sok Rodrigo, neighbor ko lang. Ah yes, so New Manila. Pumunta yan sa bahay ko. Kilala siya. Meron siyang kinuwang information na ni-reproduce niya na nalagay sa buong sa Asia, hindi sa Pilipinas dahil kasi controlled ng media. Nagalit si Marcos, parang nauna pa na si siya, sabi ni JBL Reyes hindi niya tatanggapin yung appointment sa kanya. Napalabas yun dahil nang galing ang source doon sa aking materials. But at the same time, nagalit sa akin, yun ang isa sa dahilan kung bakit pina-arrest. But at the same time, sila Linggoy, ako, sila Father Blanco, nagsa-seminar doon sa bahay nyo. Kayo ba'y nasama din sa intelligence ng military na kaliwa at subversibo? Ang classification sa akin ng military, kasi ang nag-arresto sa akin, ay si General Olivas. Ah, okay. So, ang mga nag-arresto sa akin, hindi pa pitsugin. Yung talagang ano, dahil ang kanilang... tingin sa akin, akong organizer ng lahat ng opposition. Kasi doon nga nagme-meeting eh. Sila sa Longa, doon din nagme-meeting. Kayo mga kabataan, doon din nagme-meeting. Yung bahay ko talaga ang meeting place ng lahat. So yun ang naging dahilan kung bakit. Ipagkakasya natin yung kasaysayan ng halos 30 taon o 4 na taon sa isang oras. Kaya I will accelerate to the question today.
after your bitter experience under Marcos that you had to escape from the country, you were put in prison. How long were you imprisoned by Marcos? Hindi matagal. Kasi ganito si Marcos eh. Para ma-ano kayo, kasi si Marcos, tawag ng tawag yan ng ano, ng mga meetings, ganyan? Hindi meetings, yung mga referendum. Yes, tapos, gumawa sa nagkaroon ng Marcos Constitution. Mm-hmm. Yes, Marcos Constitution. So, yung Marcos Constitution, para isariwa ko lang sa mga tao. Mm. Kung paano, ganito yan eh, nagtawag siya ng interim batas sa pambansa. Mm-hmm. Para yun ang magiging kongreso. Mm. Pero nang nagkaroon ng interim pambansa, natingga. Hindi rin niya tinawag yung interim batasang pambansa. Pero nung nagkaroon ng Marcos Constitution, alam mo ba kung paano na confirm ratify, yan? Na ratify through the plebiscite. Announce sa isang lugar. Oy, mamimigay ng bigas. Punta kayo doon sa barangay. Pagdating doon, ano, sino may gusto ng bigas? Di taasan ng kamay lahat. Lahat nakataas na nga. Kukunan ng retrato. Doon niya tao na Citizens Assembly. That's right. Kung paanong naratify ang Marcos Constitution. Yun talaga ang pinaka-issue nyo laban yun kay Marcos? Yun ang pinaka-issue namin. Ah, okay. Tapos, tumawag siya ng election nga. Ano ha? Yung integrated, yung para sa IBP. Sabi namin, tinawagan ako ni Salonga, sabi niya, Charito, tatawag ng eleksyon. Jovito Salonga. So, sa madaling sabi niya, Charito, sasali tayo. Oy, naku, tama na yan, dami-dami referendum para ipakita ni Marcos na meron tayong demokrasya, hindi naman totoo. Hindi, sabi niya, open, keep your doors open. Tapos sabi niya, sige, sasama kami. Si Salonga, si Rojas, si Neptali Gonzalez, sabi nila, sasama tayo. Pero makikita yung kondisyon. Sabi niya, ang kondisyon nila, ibaba ang martial law, libre ang eleksyon, walang arestuhin, walang kulungin. Hindi pinagbigyan ni Marcos. So, sabi nila, hindi na tayo sasali. Kami naman, sabi namin naman ni Jimmy Pereira at saka ni Juan P. David at ni Father Ortiz na naiwan. Ba, hindi tayo papayag na ganito. Kailangan natin gisingin ng mga tao na iimbing sa martial law. Tama ito, pagkakataon. Di tayo ngayon sumali. So, sabi nila, sabi ko, kami kasi, tawag natin. Hindi, sabi niya, kausapin natin si Ninoy. Ah, okay. So, sabi sa akin naman, sabi ni Enyo, pinuntahan ko si yung ina ni Enyo. Sabi niya, puntahan mo si Cory. Sabi ni Cory sa akin, isulat mo lang sa isang papel na maliit at dikit-dikitin mo yung mga words. Mababasa ni Enyo yan. So, isa lang sentence. So, nakakulong si Ninoy nun? Nakakulong si Ninoy. Pag nagsumulat ako, sabi ko, Ninoy, ang bayan ay nahihimbing. Kailangan gisingin. Itong pakakataon na ating gamitin para manggising tayo. Kumanditato ka at dito ka sa Metro Manila. Yan na ang laban eleksyon. Yan na ang laban eleksyon. And you were one of the candidates in the laban eleksyon. 21 kaming candidate. Si Rodrigo, si Mitra, si Naprama, si Barikan, tapos si Alex Bongkayaw na talagang tunay na labor leader. Saka si Trining Herrera na sa yung mga... Sa Soto, sa Tondo. Sa Tondo. Soto. So sila ay mga... Yan ang aming composition. Pag nagrarally kami, nako, hindi ka makadaan sa sikip. Pero yung kila Imelda, yung kanilang KBL, sabi namin, kilusan ng bagong lukuhan. KBL. May artista yan, nakaupo, may t-shirts, may pagkain. Kami, wala. Nung nagkaroon ng ano, diyan nagkumpisa ngayon yung laban. Ngayon, ganito, may pumunta sa akin isang professor ng Kansas State University. Sabi ko, sa kwarto ko ikaw tayo mag-usap kasi masyadong maraming tao. So, sabi niya, walang interview siya, merong umihingal na kabataan po, gusto kong kausapin. Pinapasok sa kwarto. Sabi niya, eto, binigyan ako ng maraming cards. Itong cards na ito, ipresenta ko lang, I can vote in any presinto. So, yun yung daya kung bakit kami walang nanalo sa amin. Okay. Nagkaroon ngayon ng gulo yung noise barrage. Noise barrage, yes. Yan po ang simula ng EDSA 1.